Hi guys! Welcome to another vlog. And ano sa ba? 2:40 ng hapon. And ngayon, nagta-transfer lang ako ng files ko. Yan. Sa cellphone para ma-edit ko. Sa mga nagtatanong, ang gamit kong editor sa laptop ko is Adobe talaga. Pero Adobe Premiere Pro ang gamit ko. Pero dahil super jaya talaga guys mag-edit sa laptop kasi alam yun, hindi mo siya madadala sa, pwede mo siyang madala sa labas, pero jaya sa bigat, diba? So, nag-decide talaga ako na sa cellphone na lang ako mag-edit, kaya sa cellphone na lang ako nag-edit. Ang gamit ko, minsan, ang pinaka-main editor ko is PowerDirector, pero may backup ako ng KineMaster. So, yun yung mga editor na ginagamit ko ng video ko. Tawag dito, pag ang ginagawa ko naman thumbnail, ang ginagamit ko naman is Canva. Pag pictures naman, Lightroom, yun ang gamit ko. So, gamit ko pala ngayon yung hinol ko kahapon na damit ni ano to, Hotpix Clothing. And as you can see guys, sobrang ganda. And yung quality niya talaga guys, makapal. Ang ganda rin ng pagkakasmak niya. Hindi siya yung parang basta smak lang. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. Ayan. And nag-film lang din ako nung morning routine ko kanina. Which is yung For You na video. Na makikita niyo naman guys. So, maganda siya in combination dun sa ibang skincare na ginagamit ko. Teka, tumatawag yung tatay ko. Yan, tapos na kami mag-usap ng tatay ko. Ano na, tumawag siya para i-update ako sa pinapaship ko na item kay Joy Ganson. Na ano nga, yung swimwear kasi. Na mga hindi, ano, na kay Joy, pinadala ko kay Joy. And, yun, hindi daw kasi tumatanggap yung LBC ngayon ng shipping nationwide sa 17 pa ulit. So, alam nyo guys, itong bag ko na to, yung binili ko sa Mizu, ang marang pasa dyan. Yan, yung brand na yan. Lagi ko lang siyang bitbit, as in, kahit saan ako lalakad dito sa bahay. Kasi nandito lahat, sama-sama na dito yung ano ko. Pero hindi ko talaga marerecommend itong bag na to for the price ng 1,500. Mas okay pa yung Playboy Bunny. Actually, si Playboy Bunny ngayon, nagano na siya, regular price na siya ng 3,000 plus. Ulit o 5,000 ata something. Basta nabili ko lang kasi ng 1,800 yung deluxe sale sa Zalora. And mas marerecommend ko pa yun kasi dito kasi yan sturdy siya. Tapos, makapal, matigas. Ito kasi sobrang lousy niya. Napaka-lousy niya talaga na ang hirap niya lagyan ng gamit. So, dito nakalagay yung itong go-to camera ko na Lumix. Yan, Lumix na yung lagi natin gamit. So, ito yung charger, iPad mini ko. Aray ko, sakit ang mga sa iPad mini ko, ayan, nandyan. Nakapagpalit na ako ng case, guys. Color pink. Ano to? Mura lang itong case na ito. Nasa 1,600 dyan sa Power Mac. Ayan. Pero maganda. Ayan. Tapos, ano pa ba? Yun, wallet ko nandito. Tapos, syempre, hindi mawala. Ang picture ni Jowa. Ang laki. Pang-asar ko sa kanya. Tapos, yung JBL ko na Bluetooth. Ayan. Tapos mga ano, yan, cellphone, charger, nasa unahan. Tapos dito sa gilid na to, barya. Tapos sa kabilang side, guys, what's in my bag? Andito, meron ako ditong pang ano, tita. Meron ako lip tint na isa. This one is Care Bear Natural. Para pag nakailimot ako ng lip tint at kailangan ko mag-lip tint, meron akong madaling dadampotin. Ang ganda rin actually yung kulay nyo. Tapos ito yung pang tita ko dito sa bag na to. So. Tita Mold Epica Scent Relaxing Oil. Yan. Tapos meron pa tayong pang tita dito. May Phenamic Acid. So yan ang laman ng aking ano, everyday bag na as in talaga pag bababa ako dito, andito pagkapaninkaw sa kwarto, daladala ko to.
Tapos na ako mag-copy, guys. So, ngayon ay ligpitin ko na yung laptop ko. You got this! See, you got this. Ganda na wallpaper ko, no? Bet na bet yung wallpaper na yan. Ito yung transition na ginawa ko. Tinanggal ko muna yung sapi nitong vanity. Pinalaban ko. Kasi kumain kami ng cupcake dito kagabi. And pagising ko ng umaga, hindi ko alam ba't siya nilalanggam. Siguro may natapo ng konting mga ano, mga maliliit. So, and ganyan muna kayo, guys. Hanap tayo ng ano, pwede ikabit sa buhok. Para hindi tayo sabog-sabog na ganyan. Yan. Cute talaga, oh. Tingnan niyo yung gamit. Yan. Cute. So, ito na yung gamit kong camera ulit. Lumix. So, color pink yan. Makikita niyo yung loob. Yan yung original color. Tapos, nilagay ko lang yung silicone case ko para hindi na siya totally magasgas. Ito yung bagong lens na binili ko na Panasonic Lumix. Pero, hindi siya na, ano guys, hindi siya nasu-zoom. Ayun, hindi nyo pala makikita kung gano'n siya kanipis. Basta sobrang, ganyan lang siya kanipis. So, sobrang payat itong camera na to. Kaya maganda siyang pang go-to. As in, sushoot mo lang siya sa bag, kasha na siya. Tapos itong maliit na underwear ko na tripod. Pero papalitan ko na to, may binili kong bagong tripod. I-haul ko yung mga camera equipments na bago kong binili. Ayun, nakabili ko ng dalawang tripod. Isang maliit na ilaw para sa, parang naka-hotshoe siya dito. Tapos, pa ba? Mic. And then, ring light. So, mag-haul tayo ng mga camera equipments ulit. Yan. Alam nyo, ang ganda nitong Lumix kasi, sobrang ano niya, yung madali siyang mag-focus. Tsaka mapapansin nyo talaga, blurred na yung likod. Sobrang ganda nitong Lumix talaga. Problema ko lang dito, medyo shaky siya, so kailangan mas maayos yung pagkakahawak mo sa kanya. Unlike my other two cameras na di masyadong shaky kasi, eto naman, may stabilizer naman siya, may built-in stabilizer siya, pero iba pa rin. Madali rin naman siya mag-adjust sa ilaw. E, tingnan nyo ah. Pag yung Canon ang gamit ko, tas ganito lang yung liwanag. Bukod sa madilim siya, medyo ano siya, manoys. Lalo na pag naka-automatic mode ako, manoy siya. Pero itong Lumix, pansin ko, kahit ganito lang yung liwanag natin, kita nyo naman, wala siya masyadong noise. Yun yung nagustuhan ko dito sa Lumix na GF10. Kaya, ayoko talaga i-dispose ng camera. Actually, sabi nga ni Jo, pag nabila mo na lens, benta mo na lang. Tapos bili ka na lang ng panibagong camera. Sabi ko, ayoko. Gustong-gusto ko tong camera na to kasi ang vibrant ng color niya. Tapos, iba talaga yung ano niya. Maninaw talaga siya. Ayan o. Ganda. Alam niyo yung weather, ang gulo-gulo. Kanina, sobrang maulan. Ngayon naman, tingnan niyo naman. Maano na siya. Maaraw na ulit. Ayan, wala yung sasakyan namin. Naantay ko lang si Father. Yung itsura ng gate namin pag wala yung sasakyan. Tapos dun yung ano, dun sa side na yun may mga upuan, coffee table,
Ito talaga yung main entrance namin, pero hindi namin ginagamit to. Doon pa rin kami sa gilid pumapasok. Hindi ba? Ang bilis niya mag-adjust, guys. So, kanina, di ba, sobrang liwanag dito. So, pag ginanon mo siya, nag-a-adjust agad yung liwanag niya. Tsaka pag yung kanan kasi gamit ko pag ganito yung ilaw, as in, marami siyang noise. Ito, hindi masyado. Kaya gusto ko itong Lumix gamitin. Ayan, si Jawa! Naka-uwi na! So, dahil wala pa si tatay, pakakainin ko si nanay. Siya muna nagluto ng ulam. Hirap na ito. Hirap nito kasi grabe, dami ingredients, oh. Hirap na hirap si Jawa dyan. So, ayan. Ang ulam namin ay sopas. Ito, special. Duto ni nanay, tapos fish fillet. Ako sa'yo. And, ayan. Gabi na, guys. Hindi ko na siya natuloy kanina kasi chinarge ko tong camera. Ang ganda talaga ng kulay ng Lumix na cam. And, guys, yung dami to. So, papakingin lang namin ang kapatid ko si nanay. Tapos, pakita ko sa inyo, guys, yung mga... Yung mga gustong malaman ko, recipe nito. Ewan ko sa'yo. Guys, tingnan niyo yung cupcake, oh. Parang dinaanan ng bagyo, wala na agad. So, pakainin lang namin si nanay. Wala kang recipe niya kasi recipe din ni tatay yan. It's time! Natikman natin ang... Ayan, ito guys, oh. Dakasi ni nanay. Inom siya ng dakasi. Gusto niya kasi yan, yung creme classic Hokkaido. So, it's time na tikman na natin ang sisig ni Aling Lusing. Actually, natikman na namin ito na nagpampanga kami, pero tikman natin itong mga frozen nila kung okay ba. Lagay muna natin dyan. Balik natin itong gatas ng nanay. Then, yan. I-ano na natin. Iinit na natin ito. So sabi, i-microwave daw. Pero maganda to isalin kasi lumalasa yung plastic na ganito guys pag mini-microwave. So hindi siya advisable na mag-microwave guys sa ganitong plastic. Lumalasa yung plastic. Isalin nyo na lang siya. So guys, isasalin na natin itong sisig ni Aling Lusing dito sa... Enjoy, harap mo sa'yo. Dito sa, ano, babasagin kasi... Ay, dyan ko muna ito. Mas maganda mag-init sa babasagin kaysa sa plastic. Ang bango. Oh, teka lang, hindi nag-close. Sobrang bango. Alisin na natin kasi merong, ano, yung hibla ng tela. Mmm. Ay, ang bango. Ano ba yan? Yung nagbibideo ka? Nagbibideo nga pala ako. Imitin mo na lahat. Lahat? Yung isang ganyan, yan. Oh, pati yung isa. Hindi na muna. Isa na lang yan. Tapos, lagyan natin ng... Ayun, mamaya, sabi. Mamaya natin lalagyan lagyan ng mga ito. So, saka ako gusto ko may kalamansi. Ganito. Baka shake yan ang yusin mo, ha? So, guys, buksan lang natin ang microwave. Set natin siya ng 1 minute muna. Yay! Mag-ano? Buti pa si Kay. Pag ako magsabi ng... Ha? Na ano magsabi? Nang gusto niya. Sino? Sino bang Kay? Hindi, si Kay. Sige, napinsan mo. Sige. Ayan guys, sinalin ko na rin yung isa kasi dalawa na iniit ko, baka kapusin kami. So, isa lang ulit natin. Kasabay kasi, ay hindi ko mabuhat. So, ito na yung sisig ni Aling Lusing. Thank you so much, Aling Lusing, sa dalawang Tupperware na sisig. Ayan guys, minicrowave ko lang siya kasi tinatamad na ako ikawali. Kasi pwede naman siyang microwave or sa kawali mo lutuin or sa sisling. So, ayan. Thank you so much, Aling Lusing! Guys, masarap talaga sisig ni Aling Lusing. And meron na nga sila sa Manila. Kaya kung gusto nyo, pwede kanya magpa-deliver. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Pampanga. Ayan na guys, kakain na kami. So, gandasa lang yung kapatid ko. So, ayan yung ating sisig. Then, ito. Ito, bet ko ito. Kasi yung sisig na tikman ko na yan, kaya papaubayan na natin sa kanila yan. So, kuha lang tayo, guys. Na? Nasa isip ko kanina gusto kong sopas. Ang galing. Ng fish fillet, kasi I love fish fillet. Fish fillet. Yeah. Yan. Hindi pa po.
guys! So ngayon ay nagluluto kami ni Jowa ng baon niya at ng baon ng sister ko for tomorrow. So tapos na kami mag-dinner. So ito yung gawa kong homemade, ano? Sinasay ko yung may gawa niya. Anong gawa mo? Yun ang kinanungan eh, no? Bakit silang recipe mo? Ako yung nagluluto kaso pinakain namin ni tatay si nanay kaya nag-take over muna si Jowa. Ito yung homemade recipe ko sa guys. Kung gusto niyo malaman yung comment lang, ha? Kasi baka maniwala talaga yun, no? Ako nandiyan. Magpa-fried rice ko rin sila para baong nila bukas na humaga. Buh! Luk, 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 luk. Ganun lang. Pagkatapos mo ganun, diretsong hugas. Kasi yun lang talaga ang pag-hugas. Gulo-gulo na yung buhok ko. So, prituhin lang natin itong longganisa ni Mother. So, yan, luto na yung egg nila para ano long silog yung baon nila bukas. Then, ito yung sinain ko na nasunog yung pinakailalim, guys. As in, sunog na sunog. As in, ano, sunog na sunog na sunog na sunog na sunog na sunog na ilalim. Kita nyo ba yun? Ayun, ha? Ang itim. Bawal mag-cellphone pag nagsasain. Tandaan nyo yan, ha? Hey, where are you going? Lang milk tea? Wala akong milk tea. Kinanay nandiyan. Ayun yung milk tea ko. Ito, paano pa? Yung tira dun. Hindi ako milk tea. Saan makakigil ka na? Ligo ka na. Bye! Bye! Bye, 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 bye! Pag-alimay na. Butot ka ba? Konti na lang malapit na maluto yung longganisa natin. Ah, longganisa pala nila kasi baon nila jowa. Ito yung baon na nila na sa Shopee ko binili. Yung meron lagay na sauce dito sa gitna. Pero pag wala namang ketchup or sauce yung babaunin nila, tinatanggal namin yung ketchup sa yung lagay ng sauce sa gitna. Hi,
luto na yung fried rice sa baon ni Jowa tsaka ng sister ko. Ginamit ko Japanese rice kaya kumakita niyo yung butil. Maliliit tas medyo malakit siya. Kasi yan na yung longganisa nila na gawa ni nanay tsaka yung fried egg. Mamaya ko na ipapatong to sa rice pag sumingaw na yung kanin para hindi mapanis. Tapos tsaka ko ilalagay ito sa ibabaw na ganyan. Ayan guys.